need somebody like me. This is a review of a certain dividend stock na I think maganda siyang i-long term kasi yung business niya eh merong pagka monopoly, di ba? Parang siya lang yung gumagawa ng kanyang business sa kanyang sector. So, we're going to take a look at the fundamentals ng company na to and see at what price ko siya bibilhin that can give me that desired 10% year-on-year capital appreciation for the next few years. This free content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Become a sponsor or get access to exclusive perks. Diba? Pwede kang magigamit sa aking personal stock research tool that helps me build my quality dividend retirement portfolio. Tinutulog-tulogan ko lang, diba? Bahala kayo dyan. And then, eventually, one day pag-gising ko, uy! Nag-grow na pala yung investment ko, di ba? Ganun lang yan, ganun lang yung investing. You'll also have early access to my videos before they premiere on my YouTube channel and access to my one-pager stock analysis of some other stocks na hindi ko na magawa ng sarili nilang videos. And that stock is PSE, di ba? Philippine Stock Exchange. Na syempre, isa lang naman yung exchange natin dito sa Pilipinas. So, technically, yung mga ganito, maganda siyang i-long term. Na kapag nag-grow yung market natin or stock market natin sa Pilipinas, I think sila yung magbe-benefit dyan. Na syempre, ang stock market, mag-grow lang naman yan talaga. Diba? Through time. So, here's the growth overview for this company. So, 13 billion in market cap. So, however, medyo flatty siya. Okay, revenues increasing a little bit. Medyo nag-decline siya noong 2022. So, naapektuhan din to ng COVID. Ayan o. Kasi COVID, syempre, walang mag-ano dyan eh. Ma-IPO, wala masyadong magpa-participate sa stock market. Kaya siguro nag-decline yan. Net income, ganun din. So, bumawi 2021 and then nag-decline ulit. Diba? 2022 kasi 2022, diba? Bear market din tayo last year eh. Kung saan nag-decline ng more than 20% yung ating PSE or PSEI at one point. Kaya natakot yung mga companies na mag-IPO. Ayaw muna namin. Walang papato siya IPO namin. Then you have the cash flows from operation increasing pero nag-decline din in recent years. So liquid assets, 3.7 billion. So malalaki pa. So free cash flow, increasing. Medyo hindi na siya mag-aggressive mag-capex in recent years. Dati parang 100 million to 200 million lang. So, malinis yung kanyang obligations. So, shares outstanding. Nagkaroon ng bump dati. Pero, for the past few years, flattish na siya. And debt to EBITDA, almost zero. Kasi nga, wala siyang obligations. So, here's the checklist for this company. So, issue on the growth of income. Kasi nga, di ba, nag-decline siya last year. Pero I think, babawi siya this year kasi madaming nag-IPO ulit. And, baka mag-bull market? Di ba? Madaming mga market participants. So, share dilution din kasi nagkaroon siya ng bump dati. So, hindi ko malala or hindi ako aware yung bump na to. Pero, diba? Flat na siya in recent years. So, quarterly performance, revenue going down, net income going up, cash flows going down. So, namimigay ng dividends except nung COVID 2020. So, dividend grower pala to. Pero, yung declaration nila recently, mababa lang. So, lower than 2022. So, average 3 years dividend yield niya lang is 4.4%. Pwede na, 600 million in payout, madaling bayaran. So, 6.6% yield siya last year. Yung recent declaration niya, 6.06% na lang. So, nag-decrease siya due to bumaba yung growth ng company. So, 6.06%
na yield, kailangan niya lang magbayad ng ano, 800 million. So, you know, swak na swak sa niyang na-generate na free cash flow. So, technically, dahil wala na siyang utang masyado, almost lahat ng kanyang free cash flow, eh, pinapamigay na niya, di ba? Next is the fair valuation ng company na to. So, nag-grow siya 4.5% year over year for the past few years. If ganyan yung maging growth niya, moving forward, 172. So, 172, dyan siya malapit right now. So, a little bit undervalued or sabihin mo nang fairly valued. So, nagde-decline siya ng 5%. If mag-decline siya tuloy-tuloy for the next 5 years, kailangan na siyang saluhin sa mas mababang presyo. 112 daw. So, dito ba? Correct. Ngayon, kung hindi siya magde-decline, instead, flat yung kanyang growth for the next few years, 141. So, 141. Dito ba? So, babalik siya dito sa kanyang previous low. So, I think si PSE, maganda tong i-long-term eh. Di ba? Kasi, monopoly, malakas yung staying power niya. Hindi na yun mawawala, I think. So, pag maganto, kumbaga, pinapesos average mo na lang to sa maganda-gandang valuation or yung tinatawag kong value averaging. Diba? Bibili mo lang siya lagi at an undervalued price and eventually, diba, dahil malinis yung balance sheet niya, tanggap ka ng dividends. And then, kapag nag-grow ulit siya, which I think mag-grow yan, kasi ang stock market, nag-grow lang naman yan moving forward. And that's my review of PSE ending fourth quarter of 2022. So, binabantay lang dito kung mag-grow siya ulit this year. And if that happens, especially yung kanyang free cash flow kung lumaki ulit, for sure magdadasulit yan ng dividends next year. That's it. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.